What's up mga kaopan, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ituturo ko lamang sa inyo kung sino ba ang dapat mauna kapag nasa intersection ka. Una sa lahat mga kaopa, may tatlong klase ng intersection. Hindi sa itsura mga kaopa, kundi sa sitwasyon. Meron kasing intersection na may stoplight, meron namang walang stoplight, at meron ding intersection na walang stoplight pero may nagmamandong traffic enforcer. So, ngayon, anong pinagkaiba ng tatlong klase na yan na intersection? Sa stoplight mga kaopa, ang dapat lang tandaan sa stoplight, ang ibig sabihin ng mga ilaw. Tatlong klase kasi ang ilaw ng stoplight. Green, pula, at orange. Ngayon, yung pula mga kaopa, ibig sabihin ay stop or huminto. Kapag orange naman, ang ibig sabihin ng orange, pumanda sa paghinto dahil nagre-red light na. Yung green naman, yun naman yung ibig sabihin ay go. Kaya sa stoplight mga kaopa, ang intersection na yan, ang magde-decide kung sino mauuna ay kung sino nakatapat sa green light. Ngayon, kung ikaw ay natapat sa green light, ibig sabihin, ikaw yung dapat mauna mga kaopa. Pag ikaw ay natapat sa red light, hihinto ka eh. Para hindi kayo magsalpo ka ng naka-green light. Kaya lang naman mga kaopa, sa intersection na may traffic light, ang susundin doon ay ang traffic light. Tulad niya, naka-green kami. Kami mag-go. Sila naka-hinto. So, doon naman tayo sa pangalawang uri ng intersection. Doon naman to sa may nagmamandong traffic enforcer pero walang traffic light. Ito naman mga kaopa, sa intersection na may enforcer, parang stoplight lang din ang sinusundan nyo yan. Kaso, iba lang to. Tao yung nagde-decide kung sino mag-go, hindi yung ilaw. Ngayon, titingin ka lang sa enforcer. Kapag sinenyasan kayo ng go, kayo mag-go. Pero, kailangan mo lang din mag-ingat kasi minsan, may mga pasaway na driver na lumulusot kahit hindi sila pinapago ng enforcer. Umahabol pa sila. Kaya bago ka tumakbo, siguraduhin mo na safe yung pag-go mo. Kasi minsan, may bigla na lang kakating ka dyan. Magkakasalpukan kayo. Kaya dapat tumiingat pa rin kahit ikaw yung nakago. Lumutsot sa butas. Na ako madali ng pintuan doon mga kaopa. Biglang nagbukas ng pintuan yung babae. Huminto kanina. Buti daan-daan pa lang ako. So ayun na nga mga kaopa. Doon na nga tayo sa may nagmamando. Ayun, susundan nyo lang yung traffic enforcer. Kung kayo pinapag-go, kayo mag-go. Pero ingat pa rin. Bago mag-go, tingin muna sa paligid kung may paparating pang sasakyan or patawid pa rin na humahabol kahit naka-stop na sila. So, yun lang. Doon naman tayo sa intersection na walang stoplight at walang traffic enforcer. Sino nga ba ang dapat sa kanilang mauna or sa atin? Dapat talagang mauna dyan mga kaopa. Especially sa mga main road or sa mga highway. Kapag may intersection, kailangan yung mga galing sa diversion road or sa mga secondary road, ihinto muna bago sila mag-go. Kasi ang highway, maraming mabibilis na sasakyan at saka sila talaga yung nasa right of way na dumiretso. Pero kahit na ikaw yung nasa highway, sabi nga ni Colonel Busita mga kaopa, laging tatandaan pagdating sa sangangkaan, maganda sumaingat at ligtas na pagin. Sabi ni Colonel Busita mga kaopa, huwag mong ipagpipilitan na ikaw yung tama or nasa tamang linya ka. Kasi kahit pa na nasa tama ka, o nga nasa tama ka, pinagpilitan mo,
yung nasa maling din niya naman or nasa maling ano naman ay pinagpilitan niya rin yung gusto niya, hindi nagsalpukan kayo. E nakamotor ka, sino nga yung patay? Ikaw. Kaya sabi nga nila, huwag masyadong ilagay yung paniniwala sa right of way na tinatawag nga nila. So yun mga kapa, yung intersection na yun, yung walang enforcer at walang traffic lights. Ikaw yung mag-ano talaga yan, mag-de-decide. Ikaw yung mag-o-observe. Kung sino nauna sa inyo, pagbigyan mo, mag-minor ka at huminto ka para hindi kayo magbungguan. Ayun naman, kapag clear naman yung daanan, halimbawa, malinis, walang mga sasakyan, pwede ka nang dumiretso. Pero laging tatandaan mga kaopa, kailangan mag-ingat. Dahil isa lang ang buhay. At kadalasan sa intersection ng mga aksidente kapag walang nagmi-minor. Kailangan lagi sa intersection, lalo na walang traffic lights at walang enforcer, kailangan lagi nagmi-minor at tumiinto bago tumawid. Para tingnan kung malinis yung kalsada, walang mga dumadaang iba. Para hindi magkabungguhan. So ayun mga kapa, itong mga tinuturo kong ito sa inyo ay base lamang sa aking experience dito sa pagmamaneho ko. Sa tagal ko nang nagmamaneho, never pa akong na-involve sa aksidente dahil sa intersection at sa iba pa mga ano. Na-aksidente lang ako dahil sa dulas ng kalsada. Ah, ganun. Yung nag-slide ka dahil may lumot pala, hindi mo kapisado yung kalsada. Yun, iingat na lang din kapag di mo kabisado yung kalsada. Dahil minsan, kung yan saka naligtas yung pagano mo. Pero hindi pa, may lumot pala. Lagi nyo lang tatandaan na kapag nagda-drive kayo, pagdating sa may intersection, lagi lang kayo magmi-minor. May traffic light man o wala mga kaopa. Para iwas disgrasya. Minor, preno, yun. Marami kang dapat i-adjust dito. Kailangan mo rin mag-adjust dito kapag sa Maynila ka nagka-drive. Kasi unlike sa probinsya mga kaopa, napakaraming sasakyan dito. Ako dati nung nasa probinsya ako, pag nagmumotor ako, naka-headset pa ako. Nag-headset ako nyan minsan kasi... Diba, relaxing, nakaka-relax yung naka-sound trip ka habang nagmamotor. Yun yung isa sa in-adjust ko nung nandito na ako sa Maynila, dito na ako nagmamaneho. Kasi one time, muntik na ako madisigrasya mga kaopa. Dahil sa naka-headset ako, malakas yung sound trip ko. At kumbaga, nalibang ako dun sa pinapakinggan kong tugtog. Tik na akong mabunggo nung SUV na nasa likuran ko, napakabilis din. Binubusinahan na pala ako mga kaopa. Hindi ko naririnig kasi naka-headset ako. Kaya yun, isa lamang yung sa example sa pinagkaiba ng probinsya at dito sa Manila. Kapag dito ka kapag dito ka na nagmamaneho, marami kang i-adjust. Maraming pagkakaiba. Malalaman nyo lang din yan kapag nagpunta kayo rito mga kaopa at nag-drive kayo dito. So ayun lamang sa ngayon mga kaopa and maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel mga kaopa. And click nyo na rin yung notification bell para updated pa kayo sa mga susunod kong video. May salamat sa inyo lahat. Hanggang dito lang muna.